Yes po, magandang umaga and welcome back sa ating video. Ngayong araw po ng Miyerkules, December 15, 2021, 10:30 po ng umaga, and andito tayo sa gagawing souvenir shop. Ayan, gaya nga ng sinabi ni Yusik Benny Antiporda. So, i-organize lahat, no? So, dito ilalagay lahat, no, ng mga yung dating mga vendors dito. Ito yung magiging souvenir shop dito sa Baywalk. Ito yung dating old CR po na hindi na nagagamit. So, i-renovate po ito at gagawing souvenir shop. And again, yung mga dating mga vendors po na nawala ng hanap buhay dito, yung ilalagay po dito sa pwesto. Alright? And gaya nga ng sabi din natin sa ating mga previous update, no? So, merong gagawin pa na mini Dolomite Beach, no? Mas maliit compared dun sa Dolomite Beach po sa may malapit sa may embassy. Ito po, no, gagawa din dito. Medyo maliit lang. Parang haba nun is nasa 100 meters by 60 meters po. Yan. Dito yan banda malapit sa may Manila Yacht Club. And andyan po, no, yung isa pang comfort room and shower room na ginagawa ngayon. Ayan po. Mamaya, lapitan natin. So sa ngayon, nag-uumpisa na sila mag-dredging dito po sa area na tatambakan, no, ng buhangin. Yung gagawin nga po na mini Dolomite Beach dito malapit sa Manila Yacht Club. So ayan, dredging as usual, no? Ang simula talaga ng lahat bago magtambak ay dredging operation. Bago magtambak po ng gray sand, then dolomite sand, at syempre yung mga ilalagay po na mga engineering intervention, no, sa ating beach nourishment. Ayan, so dredging ng burak. So yan naman po ay papalitan ng ano, ng gray sand, no. Ayan, so sabi kasi kulang daw yung comfort room doon sa may Padre Paura. So again, ito po yung isa pang comfort room and shower room na ginagawa ngayon dito. Ayan, so tinatapos na din. So ito rin po ay syempre solar powered and air conditioned yung mga ano natin dito, no, banyo sa Baywalk, yung public restroom. Malapit na rin po ito matapos, no, itong pangalawang public restroom dito sa may Baywalk. Since gagawa nga sila dyan ng mini Dolomite Beach, eh syempre kailangan merong ano, shower room din. So ito na nga po. Ayan, so dito mismo tayo sa area, yung sinabi, no, yung nag-inspection ng nakaraan si Secretary. So dito yun gagawin yung maliit na Dolomite Beach, nasa around 100 meters by 60 meters nga po. Ayan. Ito ngayon yung nagaganap po na ano, dredging operation dito. Ganda rin, no, sobrang linis. Ayan, so actually ang ganda rin dito, no, dahil meron nga parang maliit na beach area. Ayan, no, gray sand lang. Sa sobrang linis din, ito ay minimaintain ng ating mga DPST Mandaragat, no? And sa loob naman, sa may yacht club ng ating mga MMDA Manila Bay Warriors. Yan.
So ito yung ano, okay na yan, yung HDPE pipe na inilatag dito. So 400 meters po yung haba niyan. And yun nga, connected na siya dito sa butas ng Estero de Abad outfall. Ayan po. Ayan na. So pag nalatagan na ito ng buhangin, hindi na makikita yan yung tubo na yan, yung HDPE pipe po. So, try natin bumaba. Try natin bumaba. Ganda rin yan, no? Imagine yung Dolomite Beach natin, dulo-dulo. So meron doon, yun nga lang, mas malawak yung doon, yung sa may embassy malapit, at dito, yung medyo maliit na Dolomite Beach area. Ayan, so may mga ano pa rin talaga, no? May mga burak pa rin. Pero hindi ito yung burak dati noong 2019 na talagang maamoy, no? Ito, kahit hinalukay na, wala tayong naamoy na mabaho mula dito sa pwesto natin. Compared yung burak noong unang taon ng Battle for Manila Bay na talagang umaalingasaw po yung amoy dito sa Baywalk, dahil nakatambak lang yun dito before, no, sa may gilid ng seawall. Pero itong burak naman, wala na pong amoy masyado. Ayan. At syempre, ayun, no, may bagong dating ulit na gray sand. Ayan, oh. Ayan. So hindi pa nakakapag-unload. Bagong dating na gray sand, dahil sabi ko nga, tuloy-tuloy na po yung dating ng gray sand. Tuloy-tuloy yung tambakan, tuloy-tuloy yung unloading. And baka sa mga susunod na linggo, pag natapos na sila dyan, no, magtambak ng gray sand, yun na, Dolomite sand na po yung kasunod niyan. Marami na nag-aantay. Marami na nagtatanong kung kailan daw dadating yung Dolomite sand. Oh, 'di ba? Ito yung isa pa nating dapat abangan, yung mini Dolomite Beach dito malapit sa Manila Yacht Club. So hindi lang doon. Alright, so yan po muna yung ating update dito po sa Manila Bay. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Stay safe and stay healthy. God bless, and maraming salamat po.